Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila ba binira ni Senator Estrada na mayroong criminal case at dating inmate itong si ex-PDEA agent na si Mr. Jonathan Morales sa Senate hearing? Tila ba kinawawa nitong si Estrada na ito si Mr. Morales at sinabing naninira lang umano siya dahil wala naman siyang sapat na ebidensya upang patunayan na itong si Presidenteng Kuting na ito ay isang pulboronik? Sigaw naman ng taong bayan na huwag masyadong makapal ang mukha nitong si Senator Estrada dahil siya umano ay isang inmate noon at nakulong dahil sa kanyang pagbubulsa ng pera at kaban ng bayan. Akala mo kung sinong malinis, isa namang taong hindi pwedeng pagkatiwalaan itong si Estrada na ito dahil nga isa siyang taong maraming kabulastugan na pinaggagawa. At dito nga rin natin makikita na hindi pala alam ni Senator Estrada ang ibig sabihin ng confidential dahil pinagpipilitan niyang ilabas daw ni Mr. Morales ang mga ebidensya upang patunayan ang kanyang mga paratang dito kay Pulboronic President natin na si Kuting ng Norte. Ang balitang ang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayon nga sa isang netizen, ang gusto lang naman ng mga senator ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya idinadaan sa mga ganoong katanungan o mga kasabihan para mailabas palalo ang yung proof at of evidence at mapatunayan na tama yung complainant or witnesses. Dapat i-screen muna kasi mga nag-aakusa kung mga may sapat na ebidensya at dokumento bago sila isalang para hindi magbumukhang marites lang ang imbestigasyon nyo sa Senado. Mismong Senate Press nyo na pumunta sa inyo. Hay nako, ano na nangyayari sa mga senador ngayon? Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. The last hearing, the authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the Senate, during the previous Senate hearing, who were these seven personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka na alala. Your Honor, yan pong pito, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa, yun sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung pitong operative ba, Your Honor? Seven personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano, Your Honor, wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that seven other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? May nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga pitong personal ng PDEA na yun. Wala ka na alala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong pitong operatiba po. Sige, ako magtatanong sa'yo, sino itong pitong personal na ito ng PDEA? IIS. Na nandyan po, Your Honor? Na mag... Senator Jinggoy, maybe you're referring to the yung pito na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not
wala, as I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na pito na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder so, ko so na lang. So, paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi, galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun dun sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yun, na pinrin, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi nun. Sige, po dokumento. Your Honor, nandun na po sa PIDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron pang pangalan si Marcel Soriano dyan tsaka si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos? There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Duterte... Senator Jingoy, if I may, Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, taruhin natin ito, ha? Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and the handler? Alam natin, as operatives, meron tayong agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano?
pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung babae, lalaki. Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibility mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. But ito ha, just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, yung, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano yung power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, taruhin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Your Honor, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung dokumento. Chair, so saan ngayon ang dokumento? Nasa PDEA nga po. Kasi kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales. In your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ay, sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang Yun yung use man po yun, sa totoo lang. Natin, dadalhin mo sa hukay. Itong, sinabi mo ito sa interview ko with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-distract ka dito kapag... Mr. Chair. Ito, ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot po. Yung tanong ni Senator Bato. Hindi sinabi ko mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. To disipik. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari? Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. Chair, yun po, Your Honor. Mr. Chair, let okay. me... Senator Jingoy, go ahead. Ano, he remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae, Your Honor, lalaki?
Your Honor, yung sinasabi ko po sa inyo, kung bibigyan niyo po ako ng karapatan. Yan po, ito po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit no, madali? Opo, kasi alam nyo sa sirkulasyon po, sila-sila po yun eh. Sila-sila po yun. Gusto mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Palalabas yung namin pangalan? Lahat ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive position. Bigyan yes, Sir Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, pero yung kasarian, baka sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Sinong, how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Lalo sa magbibigay ng trabaho. Kasi ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahinti mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, single. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, wala. Ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, Hindi ko na matandaan eh, sa tagal. At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye, alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala ito mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo, yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin nyo. Alam mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? Hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay-hearsay, eh hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling kayo. Your Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling kayo. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, okay? Trabaho po yun. Trabaho mo, ako po yun. Nag-umpisa, tumanggap lang po ako ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila inyo. Your Honor, mali ba? Naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho naman. Your Honor. Sadali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon kasi na yun. Kasi wala naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PDEA na iwan. Naiwan, Your Honor, mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte, pero
my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, huwag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko. Gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong kuwan, tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PDEA, iniwan ko doon sa PDEA. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kaluhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the first hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan. Kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan. Pero ang tanong ko, sinong nag-leak? Yun nga, Your Honor, eh. Kaya ako sumulat kay General para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya, eh. So, andito Your Honor, Your Honor, kung... Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa kwan direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, your treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi andyan lang, katulad po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, ano doon, yung kapareho niyan, yun na wala ng Armalite sa Bagyo. Okay. Sige. Okay na yun. So after the operation was halted. Yes, Your Honor. Hindo, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command?
Doon lang po sa opisina. Alam naman po ni Director Plancha yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa Investigation Division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo... Wala naman iba paglalagyan eh. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sinabi mo. In different situation and different location. So, yun nga, in-identify mo yung mga tao na andun. Yes, Your Honor. Sino yung nakita mo sa picture? Si actress Marcel Soriano at yun in-identify nung confidential informant. Sino ba? Si, ano no, si now President Bongbong Marcos. Sino Your Honor. Pa? Sino pa? Bong Dasa. Bong Dasa? Yes, Your Honor. You know him? Kilala mo yung Bong Dasa? Hindi po. Tinuro lang po ng confidential informant. So, siya po na ma-identify kasi... Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay mo ba? Mr. Chair? Patay na pala yun? Mr. Chair. Yes, go ahead. Kaya ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Marcel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pag collecta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition of witness. Kaya yun, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance, is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko mo yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, ano yung white powdery substance na sinasabi sa description, sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi siya po? Hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate na yun is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, i-apply po namin ang sagswara. Yun po yun. Dismiss ka sa PDIA. Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung umalis ka na sa PDIA, di ba? Na-dismiss ka sa PDIA? Yes, Your Honor. Ano? Yung case folder na yon na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Prancha.
Sabi niyo, tinanggap niya officially ni Director Francia. Your Honor, dalawa po kami dyan sa kwarto, sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, ni-relief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatunan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yung, wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito ha, Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-imprinto natin yung tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yung pala, subject natin noon. Marami akong ginawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan, personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo, ng mga kaso na ano, hindi nga po. Nandun po. Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, Pansya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, deny mo na hindi mo talaga. Walang kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung sip cape yan, ibigay mo doon sa turnover properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-usapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung sa nakakahawak dahil ano sa, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinip po sa akin ang PDEA leadership noon pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung taon yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo magkakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS,
wala po siyang itinurn over sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin, kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, mabali, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay isa ganang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Tuloy mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya ang pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel? Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po yung honor. Na wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, natutuwa yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa pasener. Ibig sabihin, gawa-gawa. Kayang gawin yun? Hindi naman. That is scientifically improbable. So you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga. You stick to your stand. By opinion. As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Nandiyan sa tapos sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa panin nyo. Kahit mag-inventar nyo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Oh, pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. Ay, I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Then, tinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life kung sabihin nyo na napagsabi ako na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, something lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung ganun. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion. Ha?
And I believe in it. Sandali lang. You pag when I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is a tungkol to, ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggo Estrada. You want to say something? Yes, sir. Corrales? Yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng paglalabas po dyan, ito po downloaded po, no? Pinadownload ko po dun sa kamag-anak ko. Ito po ang appointment ni Director Emitario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. I'm going to go to that. Apo, Your Honor. Inano ko lang po, Your Honor, yung paglilik ng dokumento. Pangalawa, meron po akong... Apo, Your Honor. Is that document classified? No, Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Apo, ito po, letter niya doon sa Special Envoy ng Transnational Crime Overseer. Firmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Boro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilik ng mga dokumento mula doon sa PIDEA, mukhang hindi na po ordinaryo. Sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang Attorney Delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po yun. So we are alluding na posibleng nag-risback si Attorney Delgado against sa General Lasso? Your Honor. Kaya naglabasa niyo yung mga papilis na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Attorney Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Luigi Lasso at saka doon sa isang Attorney Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po.
laban sa akin. Hindi po, kung ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman kung po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. yun po sana, no? I understand. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!